Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kamusta po mga kauwak? At welcome po sa aking Picaro channel. This is Raven, by the way. At ngayon ang gagawin po natin ay papakita ko sa inyo kung paano ko po ginagawa yung CMYK printing sa silk screen. So meron akong mga ginawang design. Actually dito po sa may t-shirt ng Picaro Apparel, meron akong mga design na karamihan kasi anime. So since batang 90s ako, karamihan ng mga ginagawa ko ay yung mga sikat na anime, sikat na mga palabas at saka mga pinagkakaguluhan ng mga kabataan ng mga panahon ng 90s. So makikita nyo sa likod ko, yan. So si Mask Rider Black. At meron ako rito ngayon na nagawa na. Ito po ay kung kilala ninyo siya. So i-open ko lang siya para makita ninyo. So isa to sa produkto na ginagawa namin ngayon. Okay. So yan, si Zenki. At syempre, sagot nyo na yung mga delivery charge. So murang-mura lang po ito. Ito po yung tela niya ay blue corner. Pero iba't iba na po yan. So nakalagay dyan, Picaro Clothing. And then sa likod niya, ayan, nakasulat dyan yung parang quote siya ng mga kabataang 90s. So kung batang 90s ka, makaka-relate ka rito, kaibigan. Anyway, tuloy-tuloy na po tayo. No? So sa CMYK po kasi, sa pag-aaral ko, this naman po ano, sinasabi na tama ako. Lahat po ng mga gagawin ko ay nakuha ko lang sa experience at saka sa panonood din po sa YouTube. So marami akong mga nakita sa YouTube na maganda pala yung mga ano, yung mga itinuturo nila. So meron ako nagkaroon ako ng idea dahil sa tinuturo nila na ganun. So sa kakapanood ko, ito po yung design ko. Siguro naman sa inyo, yung iba, alam ito kung sino. So, pinaprint ko na siya sa A3 na papel. At ito ay C. Ayan. Yung Bioman. Okay? So, magiging available na po yan sa ating Picaro Clothing. Ayan. Ano ba? Sa clothing. Subscribe lang po kayo. Click nyo yung ating bell button para po updated po ang bawat isa palagi sa mga videos na ilalabas ko po. So ito mga to, mapapanood nyo po siya nung panahon ng mga 90s, 95, pataas. At saka nirelease po kasi to nung 1984. So pinagkaguluhan to ng mga kabataan noon. Ang gasa talagang matinding disiplina. So yun yung nakikita ko lang. Anyway, tuloy-tuloy po tayo. So gagawin po natin itong CMYK. Una gagawin ko po siya ng silk screen. So makikita nyo po, gumawa na ako ng mga frame. So ito ginawa ko lang. Ako lang po gumawa niyan. Mahal kasi ng frame pag binili mo. So either bumili ka sa tool ko, una malayo-layo pa, babiyahe ka pa. Diyan lang naman yung hardware sa amin, so malapit lang. Konting lagari lang yan, katalo na. So okay na ito. Ang size nito ay 14 by 20. So kaya ako siya ginawang 14 by 20 para medyo maluwag-luwag sa 11 by 17 na print. So kung makikita nyo, yan po siya. Kaya lang, ang magiging problema po natin ito, actually, hindi naman totally problema, pero matrabaho kasi. Since CMYK siya, apat na kulay siya. So, meron siyang magenta. Ayan. So, magenta. Yung black. Ito yung black niya. Yung cyan. Ayan yung cyan niya. Then, yellow. So, yun po. Ang apat na kulay. Plus, kapag gagawa ka pa ng colored na t-shirt, hindi mo naman pwede itong idirekta sa decolor, no? So hindi siya lalabas. May tendency na yung pintura mo hindi tawag dito. Hindi mo makikita totally or makita mo man siya masyado malabo. Sa kaya karamihan sa mga nag-silk screen, nilalagyan muna nila ng mga base. So ang base natin na pintura nito siguro puti. So kailangan lang natin ng design na pang base pa na kulay puti. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung pinaka base kasi yun ang gagawin kong basehan para sa sukat ng silk screen natin. So meron po siyang tawag dito. May registration po yung silk screen natin.
So bumili ako ng hindi ko alam kung anong tawag dito eh, yung hook na to. Ayan, so itong hook po na ito, and hindi ko alam kung ano, piso po isa nito bili ko. So ilalagay po ito siya sa gilid dito ng screen, no? So ilalagay natin para kapag sinalpa ko to dun sa may pinaka ano niya, platen, hindi siya masyadong dikit na dikit. At the same time, hindi niya may ipit yung tela. Kasi, mga kauwak, yung platen ko kasi, dali, para makita ninyo. Ito kasing platen na to, portable. Okay, so shoutout po doon sa may gumawa nitong portable na platen. Sa YouTube ko lang po ito nakita na hindi ko matandaan kung ano yung name mo, kuya. Pero alam ko matagal ka nang nagsisilk screen. So, maraming salamat sa idea mo. So, ito yung ginaya ko. Siguro sa comment section baka itag ko na lang yung ano yung name mo, no, kuya. Salamat talaga. So ito po yung platen na style. So isa siyang platen na buo. Ayan. Dali, wala akong idea kasi kung anong size nito. Hindi ko masyado. Ayan, okay. So ito may sukat yan eh. Dali. Yon, 16 by 24 ang sukat ng platen ko. So 16 by 24, 14 by 20 yung tawag dito, yung frame ko na ginawa. Tapos itong nilagyan ko siya ng pinaka stopper dito, itong kahoy na to. So ang purpose nito, lalagyan mo siya ng damit dito and then ipapatong mo dito siya. Yan. So may kita nyo, yan, nakapatong siya dyan. Okay, so mapapatong siya dyan. Tapos, tsaka muna natin siya, pwedeng lagyan ng registration dito. Ayan. So, pwede na yan. Ito. So, ito may sukatan naman yan. So, pwede mo na dyan ilagay yung registration. Ayan. So, tansyahan mo na lang para at least hindi masyadong malayo. Kasi mahirap kasi pag nasa silip process ka, no? So, yun ang pinaka, tawag dito, madugong trabaho, yung silip process. Pero, maraming mga professional silk screen printer ang printers, I mean yung mga nagpi-print na ganun yung ginagawa nila. So silly process, mga batikan na talaga yun. Kaya lang ayaw lang naman natin pumalya, kaya kailangan natin ng registration para pagka latag natin ng ano ng screen sukat na sukat, lalo na ito si MYK kasi to eh. So apat na screen to na pagpapatong-patong ang kulay. Ngayon sa mga nagtatanong kung bakit kailangan natin ng ano ng kung paano ko ito nagawa. Okay, so kung Photoshop lang, nude ka lang sa YouTube, meron naman instruction doon kung paano mo kukunin yung half tone. Sa half tone kasi to. So madalian lang to. Merong halimbawa ito yung picture mo, so yung JPEG mo, ilalagay mo lang colored siya. Pasok mo siya sa Photoshop and then punta ka sa image, then click mo yung image, lagay mo si MYK. And then sa image niya, meron nakalagay dun sa part sa left side na layer. Tapos, ano pa ba isa? Channel yata yun. Ganda ko nagkakamali. Layer, tapos channel, tapos meron pang isa. So dun sa may channel, pag clinic mo yung channel, lalabas po doon yung si MYK. Naka ano na yun, naka hiwa-hiwalay na. So nandun na yung cyan, magenta, yellow, at saka yung pinaka black niya. So hiwa-hiwalay na yun. Ngayon, iaayos mo na lang. Isa-isayin mo yun. Pag naisa-isa mo na, i-convert mo siya into bitmap. So kada isang piraso, convert mo sa bitmap, lalabas doon yung pinaka magiging sukat niya. So normally, mayroon din lalabas na yung pinaka resolution niya ay 300, which is 300 kasi ginagamit kong resolution. So yung iba medyo mataas pa, kaya lang nagahang kasi yung laptop ko kapag ganun ang ginawa ko. So resolution niya ay 300, tapos hindi ko alam kung ano ba tawag, frequency yata yun or something. Basta hindi ko na matandaan, pero nilagay ko doon is 40. Kasi ang sabi nila, kung ano daw yung mesh mo, i-divide mo yon into 4. Okay, so 4, 8, 12, tapos 16. So lumalabas na 160 ang kapasidad pagdating sa mesh. Kasi dinivide ko siya sa 4. So mangyayari nun, ang mesh na ginamit ko is 150. So medyo, mababa pa ng konti. Pero at least, okay na yon, kakapitan na yon. Kasi maliit na yung pinaka 150 niya. Pwede mo siyang gamitin, 150 to 200. So, okay yon. Kaya lang ang problema naman nito, ang sabi nila kasi, kapag ginamitan mo to ng water base,
mabilis siya matuyo kasi maliit nga lang yung screen, maliliit yung butas. So, nag-search ako at doon ko nalaman na pwede pala ang Plastisol. So, yung Plastisol kasi hindi siya basta-basta natutuyo. Yun naman ang nagiging problema namin mga nagpiprint na kapag ka water-based kasi, mabilis ka matuyuan. So, magbablock agad, tawag dito, maano agad yung screen, so magbabara. Ngayon, meron silang solusyon na sinasabi, yun nga yung Plastisol na gagamitin, kasi matagal siyang matuyo. As in, matagal na matuyo kasi meron ako rito, yung screen ko, ginamitan ko ng Plastisol. Actually, ito yun. So, ito pong likod ng t-shirt na to. Yan, yung batang 90s na yan, yung Picaro apparel na yan, apparel na to. Eh, Plastisol kasi to. Okay, since Plastisol to, yung pinaggamitan ko na screen, hanggang ngayon, basa pa rin yung pintura na nandoon sa gilid. So, talagang matagal siyang matuyo. Maliban na lang kung talagang itutuyo mo sa araw, or ano mo nang tawag dito? Heat gun ba tawag doon? So, yun. Ngayon, wala naman akong heat gun, kundi blower lang. So, pinatuyo ko lang siya ng konti, and then heat press ko. So, may heat press naman ako rito. Okay, so yun yung ano, yung isa pa. And then may nakita ako sa pool ko na water-based siya. So ito siya. Dali, papakita ko sa inyo. Okay, ito. CMYK na eh. So may yellow ako nito. Ito yung tinatawag nilang AquaSoft. Ayan, water-based to, pero pwede to sa CMYK. So ibig sabihin, hindi naman ganun kabilis siya matuyo. Pero maganda siya kapag CMYK. So mamaya kapag ka, or mamayang gabi kapag ka medyo okay na yung screen ko, ito yung gagamitin ko para doon sa bagong design ko na Bioman. Okay? So gagawin na natin yung screen at stay put lang po kayo diyan, then papakita ko sa inyo kung paano ko po ginagawa yung screen at saka paano ko po nilalagyan ng registration. And then siguro mamaya po papakita ko rin kung paano ko ginagawa yung pagbe-burn naman doon sa may silk screen ng design. Okay, so stay put lang po kayo. Okay, i-adjust ko lang po.